Ito yung limang bagay na wag na wag mong gagawin kung gusto mong maging attractive sa mga tao. Unang bagay na wag mong gagawin kung gusto mong maging attractive, wag ka masyadong papansin. Wag ka masyadong madaldal, wag ka masyadong aligaga, wag ka masyadong makulit. Unless kung tinatanong ka, like hinihingi yung opinion mo, doon ka mag-share na mag-share na mag-share. Pero hindi yung tipo na may isang tao nagsasalita, magbabat-in ka para ma-share mo yung gusto mo, para mapagyabang mo yung meron ka, or yung cool mong damit, cool mo na watch. Wag, okay? Kasi instead na umangat yung value mo dun sa situation, kapag ganun yung entrada mo, mas bababa yung value mo. Magmumukha kang kulang sa pansin and masyado kang pabibo. Para kang si Jollibee. Kung gusto mo, lagi bida ka. Okay? So, wag na wag mong gagawin yan kasi pangit yan na trait. Toxic yan. Maraming tao ang lalayo sa'yo. Iya mo sila ang lumapit at magtanong sa'yo kung ano ba yung meron ka. And kung gusto mo mang ikwento yung bagay na meron ka, is ikwento mo siya in a calibrated manner. Okay? And wag ka to the point na pag nagsasalita is kailangan mong sapawan yung iba, masyado kang laging nagbabatin, wag ganon. Okay? Kumbaga, act normal lang. Okay? Kumbaga, wag ka masyadong gigil na ipakita yung bagay na meron ka. Next na bagay na wag mong gagawin kung gusto mo maging attractive, wag ka magsusot ng pangit na forma. Hindi ko sinabi na mga mumurahin, mga cheap na damit, hindi. Ang sinabi ko, pangit na forma. Kasi pwede kang gumamit ng mga mamahaling damit, pero pangit pa rin yung forma mo. Okay? Marami ako nakikita ng ganyan. So, huwag kang magsusot ng pangit na forma. Kasi tanda mo, tol, yan ang unang makikita sa'yo. Yan yung facade mo, yung forma mo, kung paano mo dalhin yung sarili mo. And minsan, kung paano mo dalhin yung sarili mo, nagre-reflect din yan sa mindset mo. Okay? Lalo na unless kung required na maganda yung formal. Like mga formal event, may mga wedding, cocktail party, or anything na required pumorma ng maayos. Sumunod ka. Ibang setting naman yung nasa park ka, relax ka lang, iba naman yun. Ito yung sinasabi ko, lalo na pag may gathering, ayusin mo yung forma mo. Dress the part, dress mo din kung ano yung nire-require nung situation or nung occasion. Next na bagay na wag mong gagawin kung gusto maging attractive, yung hindi iniisip yung sinasabi. Marami akong nakikitang ganito, marami akong kilala na ganito. Basta-basta lang nila binu-voice out yung mga gusto nilang sabihin to the point na hindi na siya calibrated, may natatapakan na iba, may na-hurt na iba, kahit pa joke pa yan, kahit palambing pa yan, pero kung mali yung substance and hindi calibrated yung way, hindi siya pasok doon sa topic or dun sa situation, masisira yung value mo and papangit yung image mo sa iba. Okay? So, dapat, aralin mo na ngayon, lalo na habang bata ka na, habang nagsasalita ka, iniisip mo yung sinasabi mo, make sure na calibrated yan, maayos yan. Okay? Kasi dyan, malalaman ng mga tao na talaga maayos yung communication skills mo, marunong ka sa mga social cues na tinatawag, marunong ka makaramdam kapag kayong tao is hindi na komportable, and marunong ka makiramdam kapag kayong tao may gustong sabihin, and marunong kang makiramdam kapag kayong iba nagpapatulong na, na ikaw naman magsalita. Attractive yan. Kung, oh, ayos tong tao na to. Socially adept siya. Maayos siya socially. So, kung hindi ka man mayaman, wala ka man maayos na business, ma-attract pa rin yung mga tao sa'yo. Kasi may iba nga, sobrang yaman, pero socially awkward pa rin sila. Skills yan. So, kaya maganda, maaral mo rin na habang nagsasalita ka, iniisip mo yung sinasabi mo. Next na bagay na wag mong gagawin kung gusto mo maging attractive, too much yung pagiging passive mo. Para ka nalang figurin. Okay? May nag-uusap sa harap mo, ikaw, wala. Maki-bat-in ka naman ng konti, maki-chip-in ka rin naman ng konti, mag-invest ka din dun sa interaction. Okay, yung masyado kang passive kung ikaw yung leader, kung ikaw yung nag-organize ng event, ikaw yung may birthday, etc. Okay lang yun na medyo pa-mysterious ka, kunwari, di ba? Pero kung wala ka pa namang value sa area na yon, you need to mingle, you need to communicate sa ibang tao. Manggaling ka lang sa idea na, nandito lang to have fun, to share some ideas, makipag-usap, makipagtawan, na yun lang. Wala kang something na agenda behind. Kasi yung iba kaya lang naman nahihiya, kaya lang naman kinakabahan makipag-mingle sa iba is meron silang hidden agenda sa likod. Huwag na huwag mong gagawin yun. Kung meron man, kailangan matutunan mong kontrolin yun. Okay? Kasi minsan pagka too much passive ka, hindi ka mareretain sa ibang tao. Sayang lang. Dapat di ka na lang pala pumunta kung ganun lang din. Okay? So kung gusto mo maging attractive sa mga tao, make sure na makilala ka nila, makommunicate mo yung gusto mong sabihin, meron kang something na idea na
may impart din dun sa tao. Gusto mo ba ba ng more tips kung paano maging attractive sa mga tao? If oo, panoorin mo tong video na to. Next na bagay na huwag mong gagawin kung gusto mo maging attractive, hindi ka nagpo-provide ng value sa ibang tao. Ano ibig sabihin nito? Puro ka lang kuha ng value. Ano ba yung mga forms ng pagpo-provide ng value? Pwede ka mag-provide ng fun, okay, like kung magaling ka mag-joke, magaling ka sa mga words, magaling ka magkwento ng mga funny things, pwede mong gawin yon. Pwede ka rin naman magkwento ng something amazing. Kung ano ba yung experience mo before, na tingin mo nakatulong sa'yo, and paano mo na-build yung sarili mo. Or kung may ibang tao na nagtatanong, let's say, may expertise ka sa kotse, example lang, and meron kang nalaman mo sa gathering na yun, may nakita ka na mga problema siya sa kotse. So, pwede mo siyang tulungan. Ay, ganito bro, ganito yung ginawa ko, da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, pwede ka rin mag-help. Uy, pag kailangan nyo ng ano, pwede nyo kontakin. If ever may problema kayo sa computer, let's say, magaling ka mag-ayos, provide ka lang ng ganun. Ikaw yung someone na willing mag-offer ng something. Hindi ka yung someone na, uy, baka may pera ka naman dyan, tol. Ganyan. Uy, baka may work ka naman dyan. Okay, hindi ganun. Lalo na kung sa mga first meet-up pa lang, hindi siya okay na ikaw agad yung nagtitake ng value. Hingi ka kagad para sa sarili mo. Hingi ka ng ganyan, hingi ka ng ganito. Medyo nakaka-off siya. Lalo na kung di mo pa naman close. Mga unang times na may meet mo man yan yung mga tao na yan, sa gathering na yan, make sure na nasa mindset ka na mag-provide ng value. To give anything na kaya mong i-give. Hindi naman siya pera necessarily. Pwede ka magbigay ng time, fun, good emotions, anything, tips. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Diba? Hindi naman kita binibigyan ng pera or anything. Nagpo-provide lang ako sa'yo ng value na mga alam ko na makakatulong sa'yo. So, parang ganun. Kailangan manggaling ka sa mindset na gusto mo magbigay. Kasi kung sino nagbibigay, siya yung madalas nakakatanggap din.